Hi everyone, welcome ulit sa channel ko. Ngayong araw, naglabas ng official statement ang attorney ni FLM na si attorney Abraham Espejo. Nabasa ko yung official statement niya sa FB post ni Yamatan. Si Miss Yama ay ang secretary ni FLM. So naipost nga ni Miss Yama yung official statement ni attorney Espejo at nasabi nga niya doon na nagkaroon na ng unang hearing yung kaso ni FLM. So sa hearing na yun, kasama rin ni Attorney Espejo yung dalawang defense counsels ni FLM na sina Attorney Vestido at Attorney Chua. So at least dito sa official statement ni Attorney Espejo, meron na tayong konting idea. Umpisan na malalaman natin ang takbo ng kaso ni FLM. And it's a good thing na naglabas siya ng official statement para at least confirm at legit yung balita, hindi yung puro haka-haka. And salamat din kay Miss Yama for posting yung statement ni Attorney Espejo para din sa kaalaman ng lahat ng sumusubaybay sa kaso ni FLM. So just continue watching, kahit papano pipilitin kong i-share sa inyo kung ano yung official statement at ano yung pagkakaintindi ko sa sinabi ni Attorney Espejo. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell para pag may bago akong update, mano-notify kayo. So ano nga ba ang napag-usapan sa hearing kanina? According kay Attorney Espejo, ito yung nangyari sa hearing ngayong araw. At babasahin ko. Today, the case of Francis was scheduled for hearing on the following matters. Number one, sabi niya, was the arraignment. Ano nga ba ibig sabihin ng arraignment? Ang arraignment ay isang court proceeding na kung saan ang criminal defendant or yung accused ay formally informed or ini-inform ng mga charges against him. And also, dito rin tinatanong yung accused na mag-file ng request or plea if guilty or not guilty. And sa case ni FLM, he pleaded not guilty sa lahat ng charges sa kanya. Now, nasabi din dito ni Attorney Espejo na itong arraignment ay napaka-importante dahil ito ay isang litigation process. Ang ibig kasi sabihin ng litigation process, ito yung pagdedepensa at paglalaban ng kaso sa civil court of law. So kumbaga nagiging formal na yung kaso at iniharap na sa korte. Ngayon sabi rin dito ni Attorney Espejo na importante rin talaga itong arraignment kasi dito na lalabas yung bar of double jeopardy. Ibig sabihin ng double jeopardy ay hindi pwede kasuhan ang isang tao ng the same allegation or the same case twice. So kumbaga, kung meron mga kaso si FLM na naikaso na sa kanya dati, ay hindi na ito pwedeng ikaso ulit sa kanya. So as far as I can remember, ang isa dito na pwedeng magkaroon ng double jeopardy ay yung anti-optometry law na ikinaso sa kanya. Kasi as far as I can remember, nung una siyang inaresto, parang na-mention ni FLM na nagkaroon na ng sanction yung the same case na anti-optometry law na isinampas sa kanya dati sa General Santos City. So kumbaga, if there is a sanction, meaning na-stop na yung kaso na ifinile sa kanya sa GenSan, sa General Santos City. So baka ito yung mini-mini Attorney Espejo na magkakaroon ng double jeopardy. Although nag-bail na si FLM dito sa kasong ito, violation of anti-optometry law. Pero later on, if madidiscover na it's a double jeopardy case, pwede na itong madismiss. Kaya sinasabi ni Attorney Espejo na importante talaga itong may arraignment. Kasi syempre, dito na malalaman talaga ano yung mga kaso na formally chinacharge kay FLM. And for example lang, madidismiss yung kaso niya dahil double jeopardy, yung violation niya sa anti-optometry law. Hindi na ito pwedeng paguhin pa ng prosecution. Hindi na nila pwedeng ibahin yung kaso or baguhin yung laman ng ikinaso nila kay FLM. So I think kung confirmed yung sinasabi ni FLM dati nung inaresto siya na may sanction na yung violation niya sa anti-optometry law sa General Santos City dati, so malamang mahuhulog ito as a double jeopardy case. So ang number two na sinasabi ni Attorney Espejo na nangyari during the first hearing was the pre-trial conference. So dito sa pre-trial conference, ang explanation ni Attorney Espejo ay nagbigay ng direktiba ang korte na i-identify ng prosecution
ang mga witnesses nila and evidences. Sinabi rin daw ng korte na hindi pwede or ayaw nila na mag-represent ng witnesses ang prosecution na hindi nila na-identify sa ngayon. Or dinidinig na yung kaso at bigla silang maglalabas ng mga bagong witnesses. Hindi po pwede yun. Nakalagay na ito sa pre-trial conference nila na direktiba ng korte ayon kay Attorney Espejo. Ngayon dito rin daw sa pre-trial conference, sabi ni Attorney Espejo, dito rin nila inilabas yung pagtutol nila sa identity ni FLM. At dito rin sa pre-trial conference, ayon kay Attorney Espejo, ay sinabi rin nila sa korte na si Norman Mangusin na may criminal information ay hindi kaparehong tao ni FLM. Kumbaga, hindi sila iisang tao. Tapos, pinatanggal din nila or pina-strike out yung hindi patas at nakakalitong comment ng prosecution na merong isang sketch na kamukhang kamukha ni FLM. At dito naman ay pumayag ang korte. So, pina-strike out talaga yung sinasabi ng prosecution na isa sa mga, parang siguro isa sa mga ebidensya ng prosecution ay isang sketch na kamukha ni FLM. And dahil ito ay tinutulan ng kampo ni FLM at pumayag naman ang korte na i-strike out na ito sa record. So hindi na nila pwedeng gamitin yon as evidence. Ang pangatlong na pag-usapan sa hearing na ito, according kay Attorney Espejo, ay yung petition for bail. Kasi nga may mga kaso si FLM na hindi siya pwede mag-bail. Isa na yung kaso niya sa human trafficking. Ang mga kaso na hindi pwede mag-bail ang isang akusado ay yung mga kaso na punishable by reclusio perpetua or yung pagkabilanggo ng habang buhay or death penalty na wala naman tayo sa Pilipinas pa. Yung life imprisonment, meron tayo. So pag ganito yung kaso ng isang tao, hindi siya pwede mag-bail. Pero pwede sila mag-request ng petition for bail. Ayon kay Attorney Espejo, yan ay under sa Rule 114 ng Section 8. Sinasabi daw dito na dapat ang prosecution ay makapagpakita ng matibay na ebidensya na magpapatunay na ang guilt ay napakalakas o kumbaga guilty talaga siya. Isang matibay na ebidensya na guilty yung akusado. Beyond reasonable doubt. Kumbaga walang kaduda-duda, walang bahid ng duda. Kapag ka hindi nila maipakita ito sa korte, hindi sila makapaglabas ng mga ganong ebidensya na ganong kalakas na ebidensya, ay pwedeng mag-grant ng bail si FLM ng korte. Kahit na mabigyan ng bail ang isang akusado because of the petition for bail, tuloy pa rin naman yung kaso. Pero at least, makakalabas siya ng kulungan. So isa yun sa mga pinaglalaban din ng defense counsels ni FLM. And I think this is very important, itong petition for bail. Kasi alam natin kung gaano kahirap ang buhay sa loob ng kulungan. And kung pwede naman pala nilang ipaglaban itong petition for bail, diba? Sana nga mabigyan si FLM ng bail. Not unless matibay na matibay yung ebidensya na ipapakita ng prosecution at papanigan sila ng korte. So overall, sabi ni Attorney Espejo, kumbaga ang conclusion niya sa nangyari ngayong araw sa hearing ay favorable sa kanila. Kumbaga favorable kay FLM. Bale, ito yung gusto nilang mangyari talaga sa unang step pa lang ng hearing, na ang prosecution ay mapipilitang ilabas ang baraha nila, kumbaga yung cards nila, ilalatag nila yung cards nila. Kasi kumbaga kahit tayo, wala tayong naririnig, kundi puro kaso lang. Hindi natin kilala sino yung mga nagsampa, ni wala tayong balita kung sino yung allegedly na mga naagrabyado at natapakan ni FLM. So this time, mapipilitan silang i-present lahat ng mga witnesses nila at evidences nila dahil may petition for bail. So nasa korte na ngayon ang desisyon kung matibay nga ba itong mga ebidensya na ipapalabas ng prosecution at kung mabibigyan ba ng bail si FLM or hindi sa mga kaso niyang unbailable. So at least maganda yung sinabi ni Attorney Espejo na confident sila at pabor sa kanila yung nangyari sa unang hearing. And naniniwala rin si Attorney Espejo, sabi niya, na mapapabilis ang paglilitis kay FLM. And si FLM naman, sabi ni Attorney Espejo, na present din during the hearing, ay masaya naman sa nangyari. At sabi nga daw ni FLM, nagpapasalamat siya at gumugulong na ang hustisya. Yun lang, masakit daw talaga para sa kanya yung mga bintang na alam naman talaga daw niya na wala siyang inagrabyadong tao. At mariin niyang itinanggi lahat ng mga kaso na final again sa kanya. Sabi rin daw ni FLM na anot anuman ang mangyari sa kanya, ay patuloy pa rin daw siya sa kanyang advokasya
na tumulong sa mahihirap. So ito yung official statement ni Attorney Espejo. Pasensya na hindi ako lawyer. Kumbaga, sinasabi ko lang yung based on my own interpretation. Kung ano yung, kasi medyo mahirap din kasi talaga pag mga legal terms. Nahihirapan din ako talaga mag-intindi. Pero at least, very simple naman yung pagkasabi ni Attorney Espejo sa kanyang official statement at madaling maintindihan. And gusto ko lang din i-share sa mga manunood sa video na ito na kahit papano, meron man lang ako masabi sa unang hearing sa kaso ni FLM. Ang kinaganda naman nito, at least first-hand information na galing mismo sa abogado ni FLM, yung ating source, di ba? At siya mismo ang nagpalabas ng official statement. So hindi na ito haka-haka. At kahit wala man tayo dun sa hearing, kahit papano, may mga information tayo kung ano yung napag-usapan sa unang hearing ng mga kaso ni FLM. So let's all wish FLM the best na sana malagpasan niya lahat ng mga pagsubok na ito sa kanya. And I think magagaling naman yung lawyers din talaga ni FLM at hindi nila pababayaan si FLM. So antay na ulit tayo kung ano yung magiging development sa kaso ni FLM and sana manaig talaga ang hustisya at ang katotohanan. Ayon din sa balita, nakatakda ng ilipat si FLM sa Manila City Jail. Ito ay ayon sa NBI. Nag-aantay lang sila ng schedule dahil may protocol dahil nga sa COVID. So sabi ng NBI, most probably baka ngayong buwan ay malilipat na si FLM sa Manila City Jail dahil nga meron siyang non-bailable na kaso. So hanggat hindi pa na-approve or nabibigyan ng korte ng approval yung petition for bail ni FLM ay matutuloy yung lipat niya sa Manila City Jail. So yun lang mga kaibigan, thank you for watching and ingat tayong lahat dahil ang pandemya alam natin hindi pa rin tapos. Sundin pa rin natin yung paggamit ng mask pag tayo ay nasa labas, lalo na pag nasa crowded places tayo at yung social distancing. Again, thank you and God bless us all.